Okay, hello po sa inyo lahat mga kabayan. So ngayon po, ipakikita ko po sa inyo yung 10 pisong 2015. Kung mapapansin nyo po, may tatlong 2015 po dito na 10 piso. Ito po yung BSP kung tawagin. Kung maalala nyo po nung mga nakaraang araw, ay itinampo ko po ito sa inyo, itong 2015 na may mga sobra sa pagitan ng ulo ng ating mga bayani at sa bandang leeg. So, meron pa po ako natuklasan buko doon mga kabayan. Ayan. At ito po ang aking ibabahagi sa inyo. So, alamin po natin. So, meron tatlong 10 piso dito mga kabayan. Yan. Kung mapapansin nyo po, halos pare-parehas po ng date yan. Ito po ay 2015. Yan. Ito naman po ay 2015 din mga kabayan. At same po, pare-parehas po siyang 2015. So, yan po yung kabila niya. Baligtarin po natin para po makita nyo yung diferensya. So kayo na po ang bahalang humusga mga kabayan. So ayan po, same din siya, same design po. So ayan po yung kanyang harapan. Kung mapapansin nyo po sa malayo, parang wala siyang pinagkaiba. So subukan nating ilapit yung camera mga kabayan. So ayan po. So unahin po na natin tong isa mga kabayan. Ito po yung itinampo ko sa inyo nung nakaraang araw. Mga kabayan, itong 10 pisong ito na may sobra sa bandang noon ng ating bayani na si Apolinario Mabini at sa bandang laso. Ayan po, may mga umusli po na metal. Ito po ay tinampo ko na sa inyo nung nakaraang araw. Ayan. Subalit meron pa po akong isang natuklasan. Halos meron po itong katulad doon sa aking ipakikita sa inyo ngayon. So, tanggalin na po natin ito. Ayan. So, ito po yung isa. Meron siyang slightly same doon sa ipinakita ko sa inyo nung nakaraang araw. Kaya atin pong talakayin itong 10 pisong ito mga kabayan. So, ayan po. Ipinokus ko lang po ang camera. So, ito po ang aking natuklasan mga kabayan. So, halos slightly same din po siya. Kung inyo mapapansin sa bandang noon ni yan, ng ating bayani, ay meron din po siyang maliit na tuldok mga kabayan. Ayan po. Sa ating bayani na si Apolinario Mabini. Ayan po. Napansin nyo po? I-focus po natin ng kaunti. Yan. May makikita po kayong slightly. Yan po. Even dito pa po sa bandang likuran ng kanyang buhok ay meron din po bahagya. Yan po. Mga tuldok din po yan. Mga maliliit na metal na kung tawagin yan po ay sobra. Sobra po yan sa pagkakaminta. Ayan po, sa pagkakagawa. At bukod dyan, sa bandang ibaba naman po tayo tumingin. Ayan po ah. Ayan, pagmasdan po natin ang 10 piso na disenyo. Ayan po, hindi po ganong malinaw ang kanyang pagkakahugis dahil meron po siyang lumitaw na kaunting metal.
Dito po sa bandang itaas ng kanyang numero na 1, ayan po. Even doon po sa kanyang 0, ayan po. Meron din po siyang lumabas kaunting metal. So ipakita ko naman po sa inyo yung isang 10 piso na halos katulad niya po. Pero ito po ang magandang disenyo. Halos na wala pong gasgas, mga kabayan. Halos ito po yung normal na 10 piso. Kung inyo mapapansin, halos wala po siyang disenyo. Halos wala po siyang disenyo na parang kamukha nito, mga kabayan, niya, no? Dito po ay malinis naman siya. Yung number 1 niya, ayos naman po ang pagkakadisenyo. Ayan, subalit dito po ay may nakausling maliliit na parang tuldok na metal. Even sa 0, mga kabayan. Hindi lang po yan. Pagmasdan naman po natin yung piso. Ayan. Ayan. Pagmasdan nyo po yung piso. Ayan po yung piso. Yung disenyo niya po, hindi po siya... Hindi po malinaw ang pagkakadisenyo ng piso. Parang burado po yung bandang itaas ng letter P. Yung letter I, hindi rin ganong malinaw, mga kabayan. At yung letter S nya, ganun din po, parang may mga maliliit na tuldok. At saka po yung kanyang letter O, ay hindi rin po ganong kagandahan ng pagkakadisenyo, mga kabayan. Ayan po. Maingay po yung aming aso dito. So dumako naman po tayo sa pangalan ng ating mga bayani, mga kabayan. Ayan po. Kung inyo mapapansin po, ang disenyo at ang pagkakasulat sa pangalan ng ating bayani na si Apolinario Mabini ay halos hindi po malinaw. Yung A, yung P ay medyo ayos pa, pero yung O, L, I, N, A, even yung P, tsaka yung R, I and O ay halos hindi po natin ma-identify. Ayan po. Even yung Mabini, hindi po ganong kalinawan ng pagkakasulat, mga kabayan. Ikumpara ko po yung natural, mga kabayan. Ikumpara po natin. Ayan po. Ilayo lang po natin ng kaunti ang camera. So, ayan po, mga kabayan. Ayos po natin ang bahagya. So kung mapapansin nyo po dito sa bandang kanan, yung kanyang pangalan na Apolinario Mabini ay malinaw na malinaw po ang pagkakasulat. Even yung 10 piso niya, maayos, halos wala naman po siyang mga metal na umusli. At yung piso niya, malinis na malinis po yung pagkakapinta. Samantalang dito po ay medyo may maliliit na tuldok. Apolinario Mabini. Dito po ang Apolinario Mabini ay hindi po natin ganong ma-identify. Yan po. Even yung Andres Bonifacio po, mga kabayan. Pakita ko po muna sa inyo yung Andres Bonifacio. Ayan po, i-focus po natin ang bahagya ang camera.
So yan po mga kabayan, Andres Bonifacio. Medyo hindi po malinaw ang pagkakaminta mga kabayan. Kitang-kita nyo naman po eh. Sabagay, hindi naman perfecto ang pagkakagawa ng pera natin talaga. Subalit ito po ay ito po ay nakakamangha at talaga namang nakakagulat din. So ayan po, ikumpara po natin yung ano, yung isang 10 piso na malinis po ang pagkakagawa. Kumpara po dun sa 10 piso na may maliliit na metal na lumalabas. Na ika nga yung mostly. Ito po ay sa pagkakaminta po ito eh. So ayan po. Taas po natin ang bahagya. Ayan. So yan po mga kabayan, yung diferensya lang po ang aking ibinabahagi sa inyo. So kayo na po ang humusga. Apolinario Mabini, halos hindi po siya ma-identify. Subalit dito sa bandang kaliwa, Apolinario Mabini ay malinaw na malinaw po ang pagkakasulat. Sa bandang kanan, Andres Bonifacio. Medyo malabo po at marami mga tuldok-tuldok. Samantalang dito po sa bandang kaliwa, ang kanyang Andres Bonifacio na pagkakasulat ng kanyang pangalan ng ating bayani ay malinaw na malinaw mga kabayan. So yun lamang po ang aking binahagi sa inyo mga kabayan at naway nakapagbigay po ako sa inyo ng bagong idea sa larangan ng ating mga barya. So muli po, ito po ang Kabayan Pilipino. At maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At lalong lalo na po dun sa OFW natin ng mga kababayan sa ibang bansa. Patuloy po tayo mag-ingat at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po.